Pare, gaano ka nakatagal nag-aalaga ng ano, ng baboy? Simulang 1992. 1992 ka? Simulang 1992, nagsimula sa mag-aalaga ng baboy. At bagamat ito ay backyard raising, ano-ano yung mga napuna mo at napansin mong advantages ng pag-aalaga ng baboy? Lalo na nung ang ginagamit mo ay yung pangkaraniwang pagkain lang nila. Katulad nitong kinukunan ko ngayon, pare, ilang buwan na ito, itong mga baboy na to? Simula sa pagkawalay, 24 days na ito sa ngayon. Ito? Simula sa pagkawalay. Itong mga ito, itong nakikita ko na ito ay 24 days lang? Oo. Aba? Simula sa pagkawalay. Ang ibig sabihin ba, gusto ko lang linawin kasi magmula nga nung na-introduce sa atin ang humus, gaano katagal mo na silang ginamitan ng humus o kaya pinapainom ng humus? Particular itong ano, itong 23 days mo? Simula lang sa pagkawalay. Magmula pagkawalay na painom mo na sila. Of course, medyo mahaba-haba na ang karanasan mong pag-aalaga ng baboy, pare. Ano ang nakita mong difference sa paglaki nila kumpara ngayong nagagamitan mo ng ano ng humus? Malaki dahil yung baboy na ginamitan ng humus halos dubli ang laki niya. Kasi itong laki itong baboy na to ngayon, kung hindi yan ginamitan ng kung hindi ginamitan ng humus yan, siguro kung titingnan mo sa laki ng baboy, mga 2 buwan na yan o 1 buwan kalahating alaga niya. Sa normal, ha? Sa normal na pag-alaga. Ibig sabihin, kapag hindi mo siya ginamitan ng humus. Kapag hindi ginamitan ng humus. Grabe, ano ha? Grabe. Ang laki ng difference. Now, itong nandito naman sa kabila, pare, itong mga medyo mas malalaki na, ilang buwan na itong mga ito? Bali, simula sa pagkaanak, 4 na buwan. Apat na buwan na. Mula na mawalay. Oho. Di ba, nagkatay nga tayo ng isa nito? Ilang kilo ang inabot nung isa? 80 kilo. So, yun ay 4 na buwan. 3 buwan lang. 3 buwan. Nakalaga. Uh-huh. Simula sa pagkawalay. 4 simula sa pag-anak. I see. Oo. So, 3 buwan siya magmula nung mawalay. Oo. At umabot ng 80 kilos, ha? 80 kilos. Grabe. And, parang sinasabi mo kanina na ang isang napuna mo ngayon, nung kinatay mo yung isa ay parang mas manipis ka mo ang taba nila ngayon. Napakanipis ang taba. Laga. Siksik ang lamang, manipis ang taba. Sa tingin mo ba, pare, dahil ikaw ay bago ano itong paggamit ng humus, sa tingin mo ba malaki ang kinalaman ng pagbabagong ito sa paggamit mo ng humus? Napakalaki. Talagang malaki dahil kung wala yan, sa panahon na yan, hindi pa yan ganyan kalaki. Kung hindi dahil sa humus. Nangangahulugan ba, pare, na ito ay pwede na nating i-recommenda na rin sa ating mga kaibigan na nag-aalaga rin ng baboy? Kailangan siguro magamit na sila ng humus kung sila mayroong babuyan para malaman nila at malaking katipid. Alam mo, pare, sa totoo lang, yung ipapakain mo sa kung ito ipapabuti natin ng 5 buwan simula sa pagkaanak, kung papakainin pa ito, hindi lang makakakain pa ito ng mga umabot sa mga 16 bags ng pagkain na baboy. Ang uubusin niya. Pero hindi ko na ito papabutin doon, gawa ng malaki na. Ang baboy na may limit naman ang paglaki niya, hindi naman yan paramihan ang pagkain eh. Kung dumating sa limit ng laki niya, kailangan binta na. Okay. Kasi kung hindi mo yung bibinta, ano, gigan sa pagkain. So, ibig sabihin, nakakatipid tayo dito ng mga 20 days. Really, ha? Pare, na may nabanggit ka sa akin, ano, ha? Itong isa sa 2 malalaking inain mo, nabanggit mo sa akin na yung isa sana ay gusto mo na sanang ibenta. Bakit mo pinagplaplano ang ibenta itong isang malaking inahin? Kasi yung isa na yan, hindi na talaga nagbuntis yan sa loob ng 3 buwan. Ngayon, sinubukan ko ng painumin din ng humus. Sa loob ng 5 araw, nagbundag ng andi yan. Aba. Kaya pinabarakuhan ko na yan, buntis na yan. So parang ang ibig mong sabihin, kaya gusto mo na sanang ibenta dahil na, sa tingin mo hindi na magbubuntis. Hindi na magbubuntis. Oo, pero nung pinainom mo ng humus, nag-ano siya ulit? Parang reproduce yung kanyang hormone. Oo. Kumbaga, nagpakita siya ulit ng
ano nang kakayahan pa na pwede pa pala siya magbuntis. So ngayon pare, itong isa ngayon na ito ay buntis na ngayon to. Aba talaga. Buntis siya. Grabe ang nagagawa ng Yumos. Tapos itong isa pala pare ay may mga big na rin. Ilang araw na itong mga ito? Tatlo araw lang yan. Tatlo na. Aba, ang bilis ng paglaki. So sa makatuwid, mga kaibigan, kung kayo ho ay nagnanais din ano na mapabuti ang inyong pag-aalaga ng baboy, no, ito ho ay isang actual na nating nakunan, no, na kapag gumamit pala tayo ng Yumos ay malaki ang matitipid natin sa kanilang pagkain. 20 days ang matitipid mo. So yung kukonsumuhin mo pala ng 20 days ay matitipid mo na kapag ginamitan mo siya ng Yumos. Grabe ano ha. All right. So may maraming salamat sa pagpaunlak mo ha, na at least nagkaroon kami ng maraming ideas and inputs na talaga naman pala yung itong Yumos na ito ay malaki ang magiging kinalaman sa ating pag-aalaga ng ating mga hayop. At ito pa nga lang lugar na ito, ano itong complete address nyo pare? Barangay Sina, Sipukot, Camarines. Ah, okay. So Camarines, Sipukot, ano? Camarines. Barangay Sina, Sipukot, Camarines. Okay. Alright, so... muli, salamat pare, ano ah. So, sana ho ito ay makatulong sa ating maraming mga kababayan na may interest na mag-araga ng kanilang mga hayop. Salamat. Salamat.